Kampanya kontra sa pang-aabuso ang isinusulong ng Women's Ministries Fellowship ng Metro Ilagan District sa Paluweg Seventh-day Adventist Church, Isabela. Sa ilalim ng End It Now campaign ay taon-taong itinataas ng Simbahang Adventista ang awareness laban sa abuse o iba't ibang uri ng pang-aabusong nararanasan, lalo na ng mga kababaihan at kabataan. Ang balitang may pag-asa hatid ni Eliezer John Manuel. Upang matundukan na ang pag-aabuso sa kapangyarihan, nagtipon-tipon ang grupo ng kababaihan o Women's Ministry ng Metro Ilagan dito sa Paluweg Church na nasasakupan ng Northeast Luzon Mission upang isagawa ang End It Now Emphasis Day 2023 na may temang Walls in Ships Clothing. Dinaraos ang End It Now Emphasis Day Fellowship na pinapangunahan ng grupo ng mga kababaihan dito sa distrito ng Ilagan. Ang nasabing fellowship ay pangmalawakang aktibidad na kabilang sa World Church Calendar of Day and Events na programa ng General Conference Women's Ministries na idiniraos tuwing ika-apat na Sabat ng buwan ng Agosto. Subalit ang distrito nga ng Ilagan ay napaliban ang pagdaraos nito. Ang End It Now Emphasis Day ay ginagawa taon-taon ng Women's Ministries Department at ang tema po natin ngayong taon na ito ay Wolves in Sheep Clothing, na kung saan may mga nagbabalat kayong mga tupa na handang sakmalin yung mga ating mga kapatiran na mahihina. Kaya ang focus nitong ating team na ito ay about sa support sa ating mga na-abuse na mga kapatid. Layunin nga ng fellowship na palawigin ang pananampalataya ng mga kababaihan at palalimin ang relasyon ng bawat isa, higit sa lahat ang kanilang relasyon sa Panginoon. Isa sa mga mahalagang malaman ng mga kababaihan kaya nagkaroon ng Women's Ministries Fellowship ay kung paano tumigil ang pang-aabuso sa mga kabataan, sa mga kababaihan, at kahit sa mga kalalakihan. Nagkaroon sila ng awareness para sila yung proponent upang sa ganon kung yung taong naabuso ay maari nila itong idulog sa kinauukulan sa ating Panginoong Diyos at mararamdaman din ng taong naabuso na merong nagmamahal sa kanila. Kasabay nga nito ay ginanap din ang Re-Eco Seminar tungkol sa Children's Ministry na pinangunahan ni Sister Gina Ariola at ibinahagi rin ni Sister Melanie Espiritu ang seminar patungkol sa caring for singles. Kinalaunan ay nagkaroon rin sila ng pagkakataong pumili ng bagong mamumuno sa grupo ng mga kababaihan sa nasabing distrito. Fellowship na naganap dito sa Paluweg Church na kung saan natutunan namin kung paano namin sugpuin ang pang-aabuso, lalo na sa mga kabataan. Kailangan na may time kami sa mga anak namin upang sila'y protektahan sa anumang mangkahat karahasan na nangyayari. Bilang pagtatapos ng Women's Ministry Fellowship, ay pinagkaloob ni Pastor Ryan Tabago ang commitment service upang formal na isara ang nasabing programa. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, Eliezer John Manuel para sa Hope Today, NPUC News.